Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Tama po yung nabasa nyo dyan sa ating thumbnail or title na wala na po ang YouTube channel ni Pastor Quiboloy at ang SMNI News. Nawalan po ng power ang appointed son of God na si Pastor Quiboloy laban sa YouTube. No, YouTube Corporation po kasi yan. It is a private entity. Oh. So, nabigla po ang lahat, no? Yung lalong-lalo na yung mga taga-subaybay ng SMNI News sa YouTube channel, yung kanilang mga subscribers, malamang may mga members pa dyan. Kung meron mang nagpa-member sa SMNI News YouTube channel, maybe you will be refunded on your last subscription. No, yung membership niyo siguro kung meron pa naman ano yan eh mariripan kayo, no? Siguro prorated. No, depende po 'yun sa YouTube kasi sila mismo ang nagsara, nag-terminate ng SMNI News YouTube channel. So nakakalungkot po, no, pero ala po tayong magagawa because YouTube is a private corporation na nag-o-operate dito sa Amerika. So malamang yung pong mga followers, mga supporters, fans ni Pastor Quiboloy at nitong SMNI News masamang-masama ang loob, no? Talagang iisipin nila na talagang persecuted ang lahat ng nakaakibat kay Pastor Quiboloy. Kasi po, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na meron nga po siyang nabibinbing kaso dito sa Amerika. At sabi nga po nila, siya po ay wanted dito ng FBI. Wanted naman pala eh, bakit hindi nyo kunin dun sa Pilipinas, di ba? Manghingi kayo ng extradition kung kaya nyong gawin dito sa US authorities. So ako po, sabi ko, totoo ba to? Ako po ay subscriber din ng SMNI News. No? Tinignan ko po sa YouTube, tinype ko SMNI News, wala na pong lumalabas. Ala na. Puro mga videos na related lang o nakalink, nakatag ang SMNI News. So saan, paano ko makikita yung katotohanan na sinasabi sa balita na wala? Baka fake news ito. Ang ginawa ko pong paraan, eto po. Etong website na ito, no, pinuntahan ko po yan, yung socialblade.com. Kasi po, ibibigay niya ang information ng inyong YouTube channel, Twitter, Twitch, o any social media platform you are using. So, kung alam nyo lang yung channel name o username, no, punta ko po, socialblade.com, tingnan nyo. Yan po lumabas. Nakita pa ng Social Blade. Meaning, nasa database pa rin ito ng YouTube. Hindi nga lang na ma-access na. Kumbaga ito, yung channel ng SMNI o ni Pastor Quiboloy o anumang channel na related kay Pastor Quiboloy na tinerminate na ng YouTube, nandun na po sa garbage bin. Sa trash bin. Ready for recycling kung siguro may paglalaban ito ng SMNI at ni Pastor Quiboloy, pwede pong ibalik. Kumbaga nandun lang sila sa bin, parang sa computer nyo, pag nag-delete kayo, nandoon sila sa trash. Ready for emptying or ready for putting it back or recycle. No, depende po kung anong gamit nyong OS. Kung Windows kasi yan, recycle. Pag iOS, yung sa Mac, put back. Diba? Ganun. O, alam nyo siguro. Ngayon, nandyan po, tignan nyo. Sayang naman ito kasi ang grade sa kanila, total grade ng Social Blade is B+. Ibig sabihin, mahusay. Diba? Informative. Ngayon, ang rank nila sa ating bansa, 100 pang 137 sila, mga kababayan. Hindi masama yan. 348 sila sa news. No? Ngayon, kung ibababa nyo, sayang po subscriber nito. Oh. Ang laki nito. Grabe. Pero bumagsak po ang nilang subscriber ng 40%. Pero ang huling-huling data na ipinakita sa atin ng Social Blade ay nasa June 7. Nung Friday, after that wala na.
di ba? Siguro hindi na ito ma-update kasi wala nang, hindi na ito gagalaw eh. No? So para ma-verify ko po, doon po sa top right, upper right hand corner, no? Kung naka-face kayong ganyan, meron pong mga icons dyan ng YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and watch this, I don't know the other one. Pag kinlik nyo po yung icon ng YouTube, doon nyo po malalaman na ito po yung lumabas. Yan. Yan po. Oh, ano sabi ni YouTube? This account has been terminated for violation of YouTube's terms of service. Okay, terms of service ang na-violate nila. Ngayon, nung napanood ko po yung isang video nung mga yung mga fake newsmaker, yung may kasong libelous na di ba, nag-appeal-appeal pa ng kasong libelous. Sabi, hindi lang SMNI News ang tinerminate ng YouTube. Pati po, yung YouTube channel ng laban kasama ang bayan. Hosted by Dr. Lorraine Badoy and Ka Eric. Ay ko, ha? Nung sinerge ko sa YouTube, wala rin. Purong mga tags lang. Ginamitan ko ulit ng Social Blade. Ayan po, makikita nyo, mga kababayan. Pati kasama, laban kasama ang bayan, ba, mas mahusay pa siya sa SMNI. B. Hindi, B plus po ang mahusay. No? Nandito rin siya. Nakikita pa rin ng Social Blade. Pero hanggang June 7 din. Pareho po, sabay itong tinerminate. No? Biruin nyo ha. Hindi naman siguro doon nag-aano si Pastor, pero ni-report. No? Ni-report, may nag-report. So pag titignan din natin yung kanilang YouTube channel by clicking that icon on the upper right hand corner, ganun din. This account has been terminated for a violation of YouTube's terms of service. Yun ang masakit. So, sabi nila, yung iba nagsasabi, community guidelines daw. Huh? Sabi ko, nung binasa ko po, ni-research ko po yung YouTube's community guidelines, sabi ko, malayo dito eh. Hindi dito. Wala po dun sa selection eh. Ngayon, nung nakita ko nga, terms of service, ayun, sabi ko, malamang ito po. Kinuha ko po, no, for our benefits na lang, explain natin itong terms of service na ito na sa palagay ko, bakit na-terminate ang account ni Pastor Quiboloy ng SMNI News at laban kasama ang bayan. Di po ba? So dito makikita nyo sa YouTube terms of service, meron po dyan section na account suspension and termination. No? So dito, papakita natin yung termination and suspensions by YouTube. Ito po yun. Dito po papasok yun. Bakit na-terminate sila yung account nila? Hindi po suspension eh. Ang sabi, terminated. Iba po ang suspension sa termination. Suspension, pwede pang maibalik sa'yo. May 50-50 chance. Pero ang termination, nandun ka na sa bucket of wasting. Pwede mo lang makuha ulit yun if you have a very good reason on your appeal letter, no? So sabi dito sa termination and suspensions by YouTube, YouTube reserves the right to suspend or terminate your Google account or your access to all or part of the service if 1. You materially or repeatedly breach this agreement. Binreach nyo daw, nilabag nyo yung agreement niya mula sa taas ng terms of service hanggang community guidelines. Yung po yun. Number 2, o letter B, we are required to do so to comply with a legal requirement or a court order. Yung po yun, sa letter B or number 2 sila bumagsak. YouTube is required to do so to comply with a legal requirement. Kuha nyo yung legal requirement. Kasi meron siyang kaso dito. At ang sabi nga po nung isang balita na ang paliwanag ng Google ay ito, kasi Google po ang may-ari ng YouTube. Google is committed to compliance with applicable US sanction laws and enforces related policies under its terms on conditions, its of condition. So doon po yan bumagsak sa letter B. They are required to do so because of legal.
Sa number 3, yung letter C, we reasonably believe that there was been conduct that creates liability or harm to any user or other third party YouTube or our affiliates. Pwede rin silang bumagsak dito. Kasi marami pong nagre-reklamo because they are so fierce, no, sa mga kalaban ng gobyerno, mostly the insurgents at makakaliwang grupo, because of they continuously, sabi nila, red tagging people that they believe, no, na kumukontra sa gobyerno, na may mga principles of being in the left or terrorist group. So, whether B or C, nandiyan po yan. Kaya po na-terminate. Now, sabi dyan, pag na-terminate o suspend ang account mo, bibigyan ka ng notice. All you have to do is, pwede kang mag-appeal. Yan po, effect of account suspension or termination. If your Google account is terminated and your access to the service is restricted, you may continue using certain aspect of the service without an account, and this agreement will continue to apply to such use. If you believe that the termination or suspension has been made in error, you can appeal using this form. Ito po, it will take a lot of time. Kasi nire-review po yan. Pag ang usapan na po ay legal, legal team din ng YouTube ang magbabasa dyan. Matagal po yan. It takes 30 days, 60 days. No? Depende po sa bilis ng pagre-review ng inyong appeal. I hope, no, kung ano man ang gawin dito ng SMNI, si Pastor Kibbs, no, sayang nawala ng power. Hindi mo epekto yung kanyang son of God dito sa mga ano. Ang question nga, sino ang nag-report nito? Malamang yung mga taong kalaban ni Pastor Quiboloy. Ginamit na po yung kanyang kinakansukotang kaso dito at yung sinasabing wanted siya. So siguro ayaw naman masangkot ng YouTube, no? Ayaw nilang mapunta sa mga pagbusisipan ng US government sa kanila. Madadamay sila sa sigalot ng US government, federal government versus Quiboloy. Eh, we'll take the high road, natanggalin na lang siya, iwas kami dyan. Ganun po yun, to protect their yung assets nila, yung kanilang corporation. Ay na yung masama dyan, ba't nyo kami sasama dyan? Malaking gastos yan, legal pa yan eh. O kaya yung ginawa. So, masakit man tanggapin, pero kailangan gawin ng YouTube to protect their corporation themselves from any lawsuit by the US government. Alam nyo naman tong US government, pag tinira ka na, wala na eh. Sunod-sunod na yan. Ganyan po yan, lalo na't may nag-report, tiyak. Yung mga nag-report niyan, malakas din ang impluensya. No? So, pero ang SMNI News, ang dami po niyan eh. Meron pa nga akong nakita sa YouTube, mga kababayan, hindi ko lang sasabihin, baka may report pa eh, no? Baka ako pa sisihin. Meron po rin sila. May mga iba't ibang region, pero hindi nga lang SMNI ang nakalagay. Na-discover ko po. Hindi ko lang sasabihin. Bahala yung mga kalaban ni Pastor Quiboloy ang maghanap, ba't ko sila tutulungan. Di po ba? Oh, so, pero meron pa rin pong SMNI sa Facebook and Twitter. Mukhang malabong matanggal sa Twitter. Alam nyo naman eh, di ba? Free speech ang Twitter. Ewan ko lang sa Facebook. Baka alam nyo na, kwarta-kwarta din. Di ba? Impluensya din. Wala pong kinalaman ang administrasyong Marcos dyan po sa pagkaka-takedown ng YouTube channel ni Pastor Quiboloy. Yung mga supporter po ni Pastor Quiboloy, yung mga peking DDS, huwag nyo pong ikabit yan sa administrasyong Marcos. Ang awayin nyo ay ang US government. Kasi sila ang nag-ano dyan, sa palagay ko po, sila. Kasi ang YouTube sumusunod lang, di ba, binasa natin yung letter B and letter C ng account termination. Ano yung reason? Yung po yan. They have to comply with the legal agreement or a court order. O di kaya nakikita nila na merong masasagasaan yung channel mo. Kaya tinake down na namin. Ayaw naming ma-involve. Do not use our platform, no, para ipahayag ang iyong plataforma. Ayaw namin nun. O yun po yun. Ganun po yung maybe rason ng YouTube. Ayaw nilang ma-involve sa inyong legal battle. No? Ulitin ko, wala pong kinalaman
ang administrasyong Marcos diyan. Wala. Kung meron man, patunayan nyo po at kakampihan ko pa kayo. No? Ano kayo po? Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.